apoy. Bagong kainan sa Marikina, Gray Sons Dim Sum & Noodles. Tayo ng noodles dito. Yun yung kanilang kwan, kanilang menu. Yan ang kanilang kitchen, guys. Pasok mo pala, makitang kita mo na. Nag-order po ako ng beef wonton noodles at pork siomay. Ang binayaran ko po ay 190 pesos lang. Mura po ito. 140 ang beef wonton nila at 50 pesos ang siomay. Nandito po ito, ang location nito sa GP Rizal, malapit po sa palengke ng Marikina. Ganyan pala yan. Hi, food in order. Mia, haboy pa sa 8? Sorry, no lang. Dote. Dote, sir. Pagkikita mo yung pagluto mismo. Ito yung order ko, guys, sa beef wonton. Tapos sa siomay. Malaki, malaking bowl to. Parang good for two na to. Ang dami nilang soup. Dito lang ito sa GP Rizal sa Marikina, malapit sa palengke. Mas madami ang noodles po ito. Isa sa beef wonton sa Old China na kinakainan ko. Bago lang itong Dim Sum & Noodles House na ito, pero sa tingin ko ay lalakas ito kasi mas mura dito at masarap din yung kanilang pagkain. Yung isang bowl ng noodles sa Old China ay 190 pesos habang dito ay 140 lang. Ang sa lasa naman ay parehas lang silang masarap. Yung Old China nga pala ay yun yung restaurant na malapit lang doon sa aking bahay. So, pwedeng lakarin.
ito naman, mga 4 to 5 minutes na drive pa bago ka makapunta rito. Ang GP Rizal nga pala guys ay malapit sa Palengke ay one way. So kailangan dumaan ka doon sa Palengke at lumiko sa kaliwa bago pumunta ng GP Rizal. Sa bandang kanan ito, katabi ng bangko. Ang sa pagkain naman guys na pumapatok, ang tinitingnan ng mga kumakain ay ang lasa, kailan masarap. Pangalawa, ang presyo, kailangan reasonable. So, itong Grayson sa Dim Sum and Noodles House na ito, ay hindi ako magkakamali, papatok ito kasi nandyan sa kanya yung katangian na hinahanap ng mga customers yung masarap na mura pa. Isa pa sa teknik ng mga may negosyo ng tindahan ng pagkain para pumatok yung kanilang negosyo ay yung salitang satisfaction. Yung sarili nila, nilalagay nila bilang customer at tinatanong nila ang sarili nila kung nasatisfy ba sila sa presyo at sa lasa ng pagkain na tinitinda ng tindahan. So yun, ang isang sukatan na ang iba ay bakit magtaka ka, mas maraming kumakain doon kaysa sa ibang tindahan. So yun po yung technique doon, yung satisfaction ng customer, napakahalaga po yun, napaka-importante po para bumalik-balik sila sa iyong tindahan. At ako bilang customer, ay kung tatanungin ko ang sarili ko kung ako ay nasatisfy sa aking binayaran na 190 pesos sa isang bowl ng noodles, wonton noodles na maraming sabaw at marami ring laman, ay of course satisfy ako sa 140 na binayaran ko. Dahil yung Chinese restaurant na kinakainan ko, yung Old China na malapit sa amin, ay 190 yung binabayaran ko doon. At ang siumay, hindi po ako nakatikim ng siumay doon kasi ang lagi kong ino-order doon ay chicken feet. Dito, mayroon ding chicken feet dito sa tindahan na ito. Kaso lang, ang trip ko kainin ngayon ay itong pork siumay. So, ulit, kung satisfied ba ako sa kinain ko rito, very satisfied ako sa aking binayaran dito. Busog na busog ako rito at ito na yung aking dinner. At kung ako ay tatanungin ulit, kung ako ba ay babalik at kakain pa rin dito sa Grayson's Restaurant, ang sagot ko ay of course, yes. Babalik pa rin ako at kakain dito dahil una, nasatisfied ako. Masaya ako sa aking kinain. Nasarapan ako at para sa akin, fair enough or reasonable ang aking binayaran dito. At baka guys, matanong niya rin sa akin, how about yung service ng crew nila? Matagal ba sila mag-serve? Suplado ba sila? Magsasabi po ako ng totoo guys, mabilis po sila mag-serve. Okay naman yung kanilang mga crew, mababait. Nakita nyo naman nung tinawag ko at umorder ako ng iced tea, dumating ka agad. Kaso lang guys, dito sa Grayson's, kailangan mo magbayad muna. Pay as you order. So okay lang yon. Pero yung service na binibigay ng mga crew sa Grayson's ay okay para sa akin. In fact,
Yung nagluto si Kuya kanina ay pinakita niya sa akin hindi sila naging maramot kung paano nila lutuin kasi yung kanilang kusina mismo ay nasa likod lang ng kanilang counter at walang takip at makita mo pagpasok mo pa lang sa tindahan na ito. Yung sa kaibo mo natin, sa ikapugay, take out kayo. Palapas na rin. Okay, ay, still in, guys. Kasi rin, at kami, itay niya ko. Ah, okay. Okay na ako. Kasi ako rin yung sarayin sa Hi. Well, shout out everyone. We'd like to request everyone to support. Walang iba kundi Latigo Vlog. Yan, ito po si Jay ng Jay Brothers. Thank you, guys. Thank you, guys. Thank you.